I can lose it all.
Amen. Blessed evening once again. Young people, welcome to our program. This is FYI for Youth Instruction. Salamat sa Panginoon na muli tayo nagkasama-sama para sa programa na ito. At ngayon po ay magsisimula na tayo sa ating programa. Lahat po tayo tumayo para sa inyong kaalaman. Kaalaman ay muli tayong bumalik sa ating programa sa panggabi. Dahil sa nagsimula na ang pasukan ng mga estudyante. Karamihan ng estudyante pag alas 4 ay nasa eskwela pa. Salamat sa Panginoon. Marami tayong kasama ngayon mga estudyante pa rin. Naririto, they thrive na makahabol sa ating program. Pati yung mga estudyante nandyan sa live. Naniniwala ko kung nag-start tayo ng 4, wala kayo ngayon dyan sa live. Bless God, kasama namin kayo at naway pagpalain po ang bawat isa sa atin sa salita po ng Diyos. Amen! Tayo po ay magbukas sa panalangin. Let's bow our head and close our eyes for prayer. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa buong maghapon pag-iingat po sa amin. Salamat po sa kalakasan, biyaya at pagpapala. Salamat po sa mga kaluluwang naligtas. Salamat po Ama sa paggamit sa inyong mga anak at salamat din po sa pagdala sa inyong pong mga kabataan dito po sa bahay sambahan. Sama-sama kami na mag-aral at makinig ng instruction mula po sa inyong salita. Bless you rin po, O God, ang mga kasama po namin sa Facebook Live, mga kasama po namin ngayon sa virtual. Abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ipaunawa niyo po sa amin ang inyo pong mga salita and help us, O God, to know you more, to love you more, and to serve you more. Kung meron man po kayong bahid ng karumihan, kasalanan, nakikita po sa aming puso't isipan, pakalinisin niyo nga po, Ama, at patawarin niyo po kami. Holy Spirit, O God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin Ama lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Remain standing please at tawagan natin ang ating dynamic song leader, Brother Yasin. Alright. Let's turn your songbook on page 52. Page 52 of our songbook, please. Let's sing this song as loud as we can. On the first stanza. On the first stanza now, ready, sing. When upon life's billows you are tempted storm. All is scars, all is lost. Blessing them one by one. No surprise you what the Lord has done. Count your blessings them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Nonetheless, blessings named in one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings named in one by one. Count your many blessings, see what God had done. Alright. Page 53. Sa kabila lang po. Ay lang po. Katabi lang po. When we all get to heaven, let's sing this song as loud as we can. Amen. On the first stanza, sing. Sing the wonders, love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansion, bright and blessed, He'll prepare for us a place. Now
streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Remain standing, please. Amen. Maaari na po magsiyo po. Salamat sa Panginoon. Sa mga awitin na yan, I hope na naihanda ang ating puso't isipan para po sa ating programa sa gabi po na ito. Amen. Kayo po ba ay masaya ngayong gabi? Amen. Amen. Magagalak pong tanawin, nakakatuwa pong tanawin na makita tayo ng mga kabataan na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ito'y kailangan na kailangan natin. Yung mga ganitong klaseng programa, salamat sa Panginoon kagabi. Kami po ay nag-join sa Staying Alive. Yung mga team focus natin, naka-Google Meet tayo sa Staying Alive. Salamat na... By the way, asan si Brother Eddie? Brother Eddie, pakihanap nga si Brother. Tasking. Pero kung wala, mas maganda nandito po siya, ha? Alright, salamat sa Panginoon. At kailangan... na kailangan natin yung ganitong programa, mga kapatid, kasi hindi man lingit sa ating kaalaman. No? Kung papansin ninyo, ngayon ay face-to-face na naman. Saglit pa lang, maniwala kayo. Saglit pa lang na panahon, mayroon humigit kumulang isang buwan na nagbalik eskwela ang mga kabataan. Ay, maniwala po kayo, grabe na po ang impluensya agad ng sanlibutan. Hindi tulad nung na-lockdown na medyo napipilitan pa silang manatili sa simbahan dahil wala naman silang ibang pupuntahan. Pero ngayon na open na ang lahat, maniwala po tayo mga kapatid, we are in the perilous time na sinasabi po ng Bible, sinasabi po ni Apostle Pablo sa Book of Timothy. Kay Timothy, in the last days, perilous time shall come, men shall be lovers of their own selves. O ang mga kabataan ngayon nagmamahal na sa kanilang sarili. Kaya nga sa programa na ito mahalaga na makilala natin ang ating Diyos upang hindi ang mga kabataan, upang ang mga kabataan, mga kapatid, ay hindi maging ignorante. Para hindi tayo maging ignorante. Tatandaan natin, hindi tayo maging ignorante sa Diyos kasi pag ignorante tayo sa Diyos, hindi madedevelop yung pag-ibig natin sa Diyos. O, matatulad tayo sa sinasabi ng Biblia, young people, that men shall be lovers of their own selves. Nagmamahal sa sarili. Yan po yung dangerous time. Nasa dangerous time tayo. Makita natin yung mga kabataan, ang gusto niya lang masunod yung kanyang sarili. Ayaw niya na sundin yung Panginoon. Ayaw niya na maglingkod sa Panginoon. Nandun na po tayo sa ganyang klaseng panahon. And sabi ng Bible, it is dangerous time. O mapanganib na po ang ating panahon. Pansinin nyo, lalo na sa ating gobyerno, hindi kayo kaila. Merong sikat na senador, sikat na artista noon, senador na gusto niya sumusuporta sa same-sex marriage at ngayon naman sumusuporta sa paggamit ng marijuana. Naunawaan ba natin mga young people? Kung wala tayong salita ng Diyos at ignorante ang tao sa salita ng Diyos, ganyan talaga ang gagawin. Oh, yung mga tao ignorante sa Diyos, ignorante sa salita ng Diyos, yung kanilang decision, yung kanilang pasya sa buhay ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Bless God, nagre-raise tayo ng mga kabataan na mananangan sa salita ng Diyos, mananangan sa pananampalataya at pananalig sa Diyos, mamumuhay na maayos. Oh, ang goal natin, mga kapatid, young people, ang goal natin unang-una, yung mga kabataan ay magsuko ng buhay sa Panginoon. Amen? Pangalawa, yung mga kabataan, hindi man magsuko ng buhay sa Panginoon, pero ipapagamit yung kanilang buhay sa ministry. Amen? Amen? Hindi man sila full-time in the ministry, full-time sa simbahan, but they are committed sa ministry. Amen? Yan yung ating goal. At pangatlo, isa sa goal natin, hindi man sila full-time, hindi man sila nag-involve sa ministry, pero maging maayos sila na mamamayang Pilipino. Amen. Yun lang, tatlong bagay na yan ma-accomplish na purpose sa atin pong programa na ito sa mga kabataan.
sa ating simbahan. Naniniwala po ko mga kapatid, young people lalo na, na malaking bagay, malaki ang magagawa natin sa ating pong lipunan, no? May malaki tayong ma-accomplish sa ating pong bayan bilang mga kabataan, no? Tunay na tayo ang pag-asa ng ating pong bayan kung tayo ay mananatili sa ating pananalig, pananampalataya sa Diyos. At hindi tayo mananatili diyan kung wala tayong salita na Diyos, instruction. Kasi yung instruction, sabi ng Bible, the scripture, the Holy Scripture is profitable. For what? Instruction in righteousness. That is the word of God. It is profitable for instruction in righteousness. Ang kabataan, dumadanas madalas ng pagkakamali. Kinokorekt tayo at hindi lamang tayo nananatili sa pagkakamali at paulit-ulit, kundi pinapanatili tayo sa righteousness ng Diyos. That is by the Word of God. Instruction of the Word of God. Amen? Kaya I hope, sir. Yan. Alright, sige po. Tuloy-tuloy na tayo at makapakinig tayo ng mga ilang testimony sa gabi na to bago natin mapakinggan yung special and also yung instruction mula sa salita ng Diyos. Pakinggan natin testimony from young man, Brother Vincent. Palakpakan po natin si Brother Vincent. Magandang gabi po sa ating lahat. Nang una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa salvation na akin natanggap. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong binibigyan na karakasan, biyaya at pagpapala. At salamat din po sa Panginoon sa patuloy niya kaming ginagabayan at pride ng aming mga pangangailangan. Salamat din po sa mga area leaders na matuloy kaming na-encourage sa patuloy po sa malawak na gawain ng Panginoon. At sama niyo din po sa panalangin sana po pantulutan po ng Panginoon na sana po ay na makapag-enroll po ako sa Bible School. Yun lang po, to God be the glory. Amen. Thank you, Brother Vincent. At ngayon naman, mula sa isang juniors, Sister Farah. Palakpakan natin si Sister Farah. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga di po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Farah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binibigyan niya po kami ng blessing araw-araw. At ginagabayan niya po kami sa mga nangunguha ng bata at sa mga sakit. At hindi niya po kami pinapabayaan araw-araw. At yun lang po, God be the glory. Amen. Palakpakan po natin Sister Farah. Amen. Last one, umahabol po si Sister Margaret. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sister Margaret. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakahabol po ako sa church. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na binigyan niya po kami ng blessing at iningatan niya po kami araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Na nandito po yung mga pamilya ko po at sana po nanonood po yung lola ko. At nagpapasalamat din po ako kay mama at papa na tinitiis po nila para po sa aming dalawa magkakapatid. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na dinala po ako nila sa church na may standard
At may nagpapasalamat din po kay Pastor. Kung hindi po sa kanya, wala din po tayong lahat dito. Iyan lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Pambihira, napakagandang patotoo mula po sa isang juniors. Nagpapasalamat sa Panginoon. Oh, I hope na pinagpala tayo sa mga testimonies po na yan. Amen. Eh, nakakapakinig tayo ng pasasalamat mula sa mga juniors na ito, mula sa mga kabataan. Yan po ay malaking bagay po sa atin. O, nakita tayo ng mga kabataan na natututong magpasalamat sa Diyos. Malaking bagay po yan at hindi natin pwedeng baliwalain. Kaya nga hindi tayo titigil na mangaral ang salita ng Diyos, abutin ang mga kabataan na naliligaw at lalo na yung mga kabataan na nilalamon ng sistema ng mundo na ito. Kaya meron tayong programa na gito. Salamat sa Panginoon. Magpasalamat kay Young People kung meron ka pang napapakinggan. Dahil darating yung panahon na wala ka nang mapapakinggan, yun lang ang nakakalungkot. Pag wala na tayong mapapakinggan sa salita ng Diyos. Salamat na meron tayong salita ng Diyos. Amen? Amen. I hope ready na tayo sa pakikinig ng instruction. Amen? Amen. But before that, pakinggan natin ang special number. Palakpakan po natin. Little boy and little girl, all alone in this cold dark world, never knowing those precious words, Jesus loves me. Never been to Sunday school, never had a chance like you. Where will they spend eternity? How will they know unless we tell them? Who's gonna point them to the light? How will they hear salvation story and know the love of Christ? We must today proclaim the gospel to the world lost without hope. How will they know? How will they know? Unless we go, a cry for help echoes loud. Can't you hear them calling out for someone to help them now before the end? It's up to us to share the light to some souls in the night, so they might have this peace within. How will they know unless we tell them? Who's gonna point them to the light? How will they hear salvation story? I know the love of Christ. We must today proclaim the gospel to the world lost without hope. How will they know? How will they know? Unless we go. Amen. Wala ba kayong mga kamay? Amen. Amen. Salamat sa awitin na yan. How will they know unless we tell them? So, ang trabaho natin ay ipangaral, ipaabot sa mga tao na, lalo na, mga boys and girls, young people na nangangailangan ng salita ng Diyos, ating trabaho ay ipaabot sa kanilang salita ng Diyos. Kung mapagpapaliban nyo, Tay at Judeline, at makaten muna kayo dito, mas maganda. Diyan sa likod. Ha? Pakisabihan sila. Saglit na lang naman to. O para, please, pakisabihan sila. Saglit lang to para maka-join sila. Sayang naman. No? Alright, tuloy-tuloy na tayo. Dadako tayo sa pakikinig ng instruction mula sa salita ng Diyos. Open our Bible, please. Psalms 107. Psalms 107. In verse number 8. Mga kapatid, nakikita nyo naman dyan. Young people, dyan sa ating screen, nakikita nyo po dyan sa ating pong tema, is all about knowing your God. Pagkikilala sa ating Diyos. I hope sa mga nagdaang pag-aaral ng atin pong programa na ito, all about knowing our God, ay patuloy nating nakilala yung ating Diyos, mga kapatid, at patuloy tayong napaibig sa ating Diyos,
at patuloy tayong nagkaroon ng desire na maglingkod sa ating Diyos. Amen? Yan po ay napakahalaga sa atin pong buhay, na atin pong patuloy na pagtutuunan ng pansin at kilalanin sa atin pong buhay yung ating Diyos. All about knowing our God. Ngayon, ang ating pag-aaralan, our God is a good God. Amen? The goodness of God. Yan po yung isa sa attributes ng Diyos na ating pag-aaralan. God is good. Amen? Mabuti ang Diyos sa ating buhay. At nalalapit na po, mga kapatid, ang ating pag-aaral. Nalalapit na rin ang ating pagtatapos sa ating pong series of lesson all about knowing your God. No? Malapit na po ito. Ilan na lamang, maaring apat na lamang at the end of September, ay tapos na tayo dito sa ating pong tema, knowing our God. No? Maybe 2 weeks or 3 weeks time. Tapos na tayo, dadako tayo sa season 2 ng ating program for youth instruction sa darating na buwan ng Oktobre. At magkakaroon po tayo ng panibagong tema, all about following the Lord Jesus Christ. Yan. After nating makilala, oh, because of the Word of God, instruction na nagpakilala sa atin, sa Diyos, ay ngayon naman, sa susunod na season ng ating pag-aaral, atin pong tatalakayin is all about following the Lord Jesus Christ. Kaya abangan nyo po yan. Young people, abangan nyo yan. The season 2 of our program. And now, papatapos na po tayo sa atin pong pag-aaral all about knowing our God. And please grab this opportunity mula sa pag-aaral na ito, young people, na makilala natin ang ating Diyos. Kasi pag pinag-aralan na natin yung pagsunod sa Panginoong Hesukristo, mababaliwala ito kung dito pa lang sa pagkikilala sa Panginoon ay hindi natin pinagtuunan ng pansin. Pero tandaan nyo ito, young people. Pag dito sa pag-aaral, mula sa pag-aaral na ito, pagkilala sa ating Diyos, nakilala natin siya sa ating buhay ng lubusan, inibig natin siya ng lubusan, pagdako natin sa pag-aaral patungo dun sa pagsunod sa Panginoon, mamahalin natin yung ating pag-aaralan. At may encourage tayong sumunod sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng series of lesson all about following our Lord Jesus Christ. Kaya abangan nyo po yan. I am excited habang pinag-aaralan ko po yung atin pong mga program, yung ating series of lesson. Na-excite po akong ituro sa atin. Hindi man natin pwedeng isang bagsak na ibuhos lahat ng pinag-aaralan na ito. Kaya nga unti-unti natin. Ngayon, inunti-unti natin, malapit na tayong magtapos sa attributes of God. Ngayon, pag-aaralan natin yung goodness ng Diyos. I hope na mapulot natin yung kinakailangan nating mapulot. Meron tayong matutunan upang sa pagdako natin, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, tunay nga ng mga kabataan na nakakapakinig ng instruction mula sa salita ng Diyos ay totoong susunod sa Panginoon. Amen? And no turning back, yung hindi tatalikod, yung susunod sa Panginoon na walang talikuran. Amen? Kasi maraming kabataan na pag nahirapan, pag na-miss yung boyfriend, yung girlfriend sa labas, tumatalikod, we are praying na pagdating po sa mga kabataan na nakakapakinig ay hindi tayo tatalikod pag sumunod tayo sa Panginoon. Ha? So, para sa lahat yan, no? Kung tinatamaan ka man, eh, salamat sa Panginoon. Kasi gusto kang mabago ng Panginoon para sa ating lahat yan. Amen? Psalms 107 verse number 8. Are you there? Amen? Alright. Psalms 107 verse number 8. The Bible says, "Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men." Sabi ng Bible, "Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men." Tayo po yung saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming nabasa. Pagpalain niyo po ang pag-aaral sa mga oras na ito, abutin niyo po ang aming pangangailangan. Help us, O God, to know you more, to love you more, and to serve you more. Patawad po sa lahat ng aming sala at ibinabalik po namin lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Please be seated. Salamat sa Panginoon sa salita ng Diyos na ating nabasa. The goodness, yung kabutihan ng Diyos.
Naniniwala ko, mga kapatid, na alam natin yung salitang mabuti. Amen. Young people. Sino dito, sa mula sa mga kabataan, young people at sa mga juniors, hindi nyo pa alam yung salitang good or goodness or sa Tagalog ay mabuti? Sino hindi nakakaalam? Taas ang kamay. So lahat tayo naalalaman natin. Babalik na rin ko yung tanong. Sino dito? So sa inyo man, nandyan sa Facebook Live, kung alam nyo yung salitang goodness, you type amen, comment amen, para alam namin na alam nyo nga yung ating pong tinatalakay pinag-aaralan. O sino dito sa atin ngayon, young people and juniors, na alam nyo ang ibig sabihin ng salitang goodness or good or mabuti sa Tagalog? Sino nakakaalam ng salitang mabuti? Taas ang kamay. Alam mo, Toy? Yung salitang mabuti? Alam. Amen. Salamat. Kung naunawaan ito, Toy, I believe maunawaan niyo yun. Amen. So goodness, mabuti. Tandaan natin, young people, sabi ng Bible, oh that men would praise the Lord for His goodness. Napakagandang makakita ng mga kabataan, ng mga tao na nagpupuri sa Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ako magtataka sa ating kalagitnaan kung kayo ay sisigaw ng amen, kung kayo ay magpupuri sa Diyos, kung kayo ay magpapasalamat sa Diyos dahil naranasan niyo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ako magtataka kung merong mga kabataan na nagagalak sa pagsunod sa Panginoon, nagagalak sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ako magtataka. Mas magtataka ako, young people, sa buhay natin na naranasan natin yung kadakilaan, yung kabutihan ng Diyos, yung wonderful works of God, pero wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Yung pasalamatan ng Panginoon, yung papurihan ng Panginoon, hindi natin magawa. Diyan ako magtataka. Pero hindi ako magtataka. Kagaya ni David na sinasabi niya, oh that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Amen? Bakit? Meron tayong Diyos. Pag meron kang Diyos at mabuting Diyos, hindi imposibleng hindi ka magpapasalamat, imposibleng hindi ka magpupuri sa iyong Diyos. Kasi mabuti ang Diyos sa buhay mo. Yung ginising ka ng Diyos ngayong araw, nakumpleto ka, maayos yung pakiramdam mo, pinakakakilos ka pa rin, nakakapagtrabaho ka para sa Panginoon, nakakapagtrabaho ka pa, nakakapag-aral ka pa, nakakalakwatsa ka pa nga, nakakabarkada ka pa nga, nakakapagbuhat ka pa nga, kung ano-ano pang nagagawa mo, dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Dapat nating pasalamatan ito. Tandaan natin, young people, wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Kasi naging mabuti ang Diyos sa atin, dapat lang na pasalamatan natin ang Diyos. Dapat lang na magpakumbaba tayo sa Diyos. Bakit? Napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Diba? Young people, please pakiguide nyo sila, baka matapik nila yan. Pakipalayo nga si Madoy dyan. Kasi matatapik niyan sigurado. Yan. Pakibantayin yung bata, kumakain siya dyan. Alright. Mabuti po ang Diyos sa atin. Tatandaan natin yan. Tingnan natin yung testimony ni David. Psalms chapter 23. This is a very familiar passage sa Bible. Psalms 23, yung iba sa inyo, memorize nyo na ito. Kahit nakapikit, kahit nakabalentong, memorize nyo yung Psalms 23. But ang tanong, ganito nga rin ba sa ating buhay ang Panginoon? Ano sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Ganito yung kabutihan ng Diyos kay David. Yung Diyos ay shepherd sa buhay ni David. Dapat ganun din sa buhay nyo, young people. Dapat merong nangunguna sa buhay natin. Dapat merong nagpapastol sa buhay natin. Dahil pag wala tayo yung tupang ligaw, young people, pag wala kang Diyos sa buhay mo na kinikilala, ikaw yung tupang ligaw. Tayo yung tupang ligaw. Kaya nga mahalaga na kilalanin natin yung shepherd
sa ating buhay, yung pastol ng ating buhay, young people, mga kabataan, kilalanin natin na meron sa ating nangunguna, meron sa ating nangangalaga, nag-iingat, naggagabay sa buhay natin. And that is the Lord. The Lord is my shepherd. And sabi ni David, I shall not want. Ganyan, kabuti ang Diyos sa buhay ni David, young people. Hindi siya nangangailangan pa. Bakit meron siyang pastol na nag-aalaga sa kanya? Anong ginawa ng pastol sa kanya? He maketh me to lie down in green pastures. Dinala siya doon sa green pastures na marami siyang kakainin. He leadeth me beside the still waters. Dinala siya doon sa tubig na kailanman hindi siya mauuhaw. He restoreth my soul sa panahon na siya ay napapagod, sa panahon na siya ay nanghihina. There is the Lord, the shepherd of David, who restoreth his soul. Kagaya sa buhay natin, young people, kung meron kang shepherd, meron kang pastol, hindi ka na mangangailangan pa. Amen? Meron kang mabuting Diyos, meron kang mabuting pastol, hindi ka na mangangailangan pa. He will restore your soul. He leadeth me in the paths of righteousness. Sino yung nagdadala sa atin sa landasin ng katuwiran? It is the Lord. For His name's sake, para sa Kanyang kaluwalhatian, marapat lang na papurihan natin ang Diyos sapagkat Siya ang nagdadala sa atin sa daan ng katuwiran. Hindi Siya yung nagdala sa atin sa daan ng kadiliman, sa daan ng kasalanan. Hindi Siya ang nagdala sa atin doon. Bagkos ang Diyos ang nagdala sa atin sa daan ng katuwiran para sa Kanyang ikaluluwalhati. Sabi ng Bible in verse number 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, ako man ay lalakad sa bingit ng kamatayan, I will fear no evil. Hindi ako matatakot sa kasamaan, for thou art with me. Ang Diyos ay kasakasama ni David. Thy rod and thy staff, they comfort me. The rod, it symbolizes the protection, the guidance of the Lord sa buhay natin. Yan yung salita ng Diyos sa panahon natin ngayon na nagiging rod, nagiging staff, nagagabay sa atin, nagdadirect sa atin. Yung pastol, yung rod ng pastol, yung tungkod ng pastol, meron niyang hook sa dulo na pag napapalayo yung tupa, kinakawit yan sa leeg, dinadala doon sa fold. Para hindi mapalayo. Kasi pag napalayo yung tupa na yan, pwede yung dumaan doon sa matinik na lugar at sumabit doon at mamualay sa fold ng pastol. Kaya nga merong rod, merong staff, inaalalayan siya. Minsan pinapalo yan para may direct. Pag matigas talaga yung ulo ng tupa, yung nagpipimilit, pinapalo yan. Pag madadaan pa sa pagkawit, dadalhin sa tamang direksyon. Pero pag hindi na, matigas talaga, umipiglas, pinapalo yan ng pastol. Kagaya sa buhay natin. Kung paano tayo ginagabayan ang salita ng Diyos. Kung paano ang Diyos, ang Panginoon, nagiging pastol sa ating buhay. And the man of God, the pastor, the under-shepherd, pinapastolan din tayo, nililid tayo sa way of righteousness. It comforted us in the midst of the shadow of death. We will never fear what evil awaits us because we have the rod and the staff of God. Amen? Meron tayong Panginoon. Meron tayong pastol. Ganyan kabuti ang pastol ni David. And I believe kung papahintulutan natin ang Panginoon na magpastol sa buhay natin, young people, papastulan din tayo ng Diyos. Amen? Yung ayaw magpapastol at magmamatigas talagang aalis sa fold, maaring mapapahamak. Pero alam nyo kung gaano kabuti yung pastol sa parable of the lost sheep? Merong isang tupang nawala, naligaw. Ang ginawa ng pastol, iniwan niya yung 99 na tupa para dun sa isang nawala. Young people, maaring ikaw yung isang nawala. Iniwanan ng Diyos yung 99, yung karamihan para lamang sa'yo,
para lamang sa iyo, para sa akin, iniwan ng Diyos yung 99 para hanapin tayo at ibalik tayo sa fold ng Panginoon para i-comfort tayo. Salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon. We are comforted by the Word of God. We are comforted by the Lord. Amen? That is how good the Lord is in our life. Amen? Anong sabi ng Bible in verse 5? Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Look what the Bible says, young people. Anong inihanda ng Diyos, ng pastol mo para sa'yo? Prepare sa table. Pinaghandaan ka ng pangangailangan mo. Saan? Sa presensya ng iyong mga kaaway. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sabi ng Bible, inihanda ng Diyos yung mga pangangailangan natin. The table, pag sinabi nag-prepare ng table, wala ka nang hahanapin. Nandun na lahat. Naunawaan natin, young people. Kaya bakit hahanapin mo pa sa mundo? Andun na yung table. And it is in the presence of your enemy. Our enemy is the devil. Satan. Adversary. The roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Pero salamat sa Panginoon, hinihanda, inilatag ng Diyos yung lamesa sa harapan ng ating kaaway. Na sinasabi niya sa atin at sinasabi niya sa ating kaaway na tayo'y hindi na mangangailangan pa kasi naroroon na ang lahat sa ating harapan. Kumbaga naroroon na ang lahat sa ating hapagkainan. Amen! Sabi ng Bible in verse number 6, ito ay bahagi sa pangangaral ng atin pong pastor kagabi. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ano yung susunod kay David? Ano yung sumusunod kay David sa kanyang buong buhay? Dahil sa kabutihan ng kanyang pastol, dahil meron siyang pastol na naggagabay sa kanya, ano yung sumusunod-sunod kay David? At sigurado yung sumusunod-sunod kay David, it is the goodness of God. It is the mercy of God. Kagaya sa buhay mo, sa buhay natin ngayon, yung kabutihan ng Diyos at yung awa ng Diyos sa atin, patuloy niyang ipinamamalas, pinapahayag, pinapakita sa atin para lamang manatili tayo doon sa Kanya. Manangan tayo doon sa Kanya at hindi na natin hanapin yung kasiyahan sa mundo. Dahil naririyan na lahat, binigay na ng Panginoon. At yung sumusunod-sunod sa atin habang tayo ay pinapastol ng Panginoon, yung kabutihan niya, yung Kanyang awa sa atin, kaya't kailanman hindi tayo mangangailangan pa. Amen. Dalawang bagay tatalakayin natin ngayon. Una, yung goodness ng Diyos. Pangalawa, yung mercy ng Diyos. God is merciful. Hindi lamang siya mabuti sa buhay natin, but our God, the attributes of God, He is merciful God. Amen. Sabi ng Bible sa Lamentations, great is thy faithfulness. Because of what? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Dahil sa awa, mga awa ng Diyos, kaya hindi tayo malamon ng sanlibutan, ng kaaway ng Diyos. Pero pag tinulugan na natin salita ng Diyos, lalamunin na tayo ng sistema ng mundo, ng kaaway. Pero habang kinaawaan tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos, at napakabuti ng Diyos sa atin, makakapagpatuloy tayo sa ating buhay bilang isang mananampalataya habang sumusunod sa Panginoon. Amen? Hindi lamang mabuti ang Diyos, but He is merciful God. Kaya nga sabi ni David, surely, surely, certainly, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hanggat di ka namamatay, andyan yung kabutihan ng Diyos. Andyan yung awa ng Diyos sa atin. Kaya nga, merong kasabihan, habang may buhay,
mayroong pag-asa. Kasi pag gumigising ka pa ng Diyos, meron pang pag-asa. Hindi yan ang katapusan ng buhay natin. Bakit? Naawa ang Diyos eh. At mabuti ang Diyos. Maaring sa gabing ito, nasa punto ka ng pinakamatinding pasakit sa buhay mo, pinakamatinding problema, young people, kabataan, bunga ng pagmamatigas natin sa Panginoon, paglayo natin sa Panginoon, maaring namimiss mo na yung ministry, maaring namimiss mo na yung gawain ng Panginoon. Maaring nandiyan ka sa gitna ng kadiliman na parang ayaw mo na yung kinalalagyan mo ngayon. Pero merong awa, merong kabutihan ng Diyos, at bukas pagising mo, merong kang panibagong pag-asa. Amen? Because the Lord is good and He is merciful God. Amen? Sabi ng Bible, and I will dwell in the house of the Lord forever. Anong sabi ni David? The greatest king of Israel. Anong sabi niya? I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga po ang sabi ni David, mas gugustuhin niya maging doorkeeper. Doorkeeper sa tahanan ng Diyos. Mas gugustuhin niya maging tagapag-alaga, tagapagbantay ng gates ng tahanan ng Diyos, ng pintuan ng tahanan ng Diyos. Bakit? Gusto niya mag-dwell. Sabi niya, one thing have I desire of the Lord. In Psalms 27, tingnan natin. Verse number 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Anong purpose? Bakit gustong manatili ni David, ni King David, sa tahanan ng Diyos, sa simbahan ng Diyos? Why? To behold the beauty of the Lord. To preserve the beauty of the Lord. Young people, paano mo ipe-preserve yung kagandahan ng Diyos kung wala ka sa simbahan? Sige nga, answer me now, young people. Paano natin ma-preserve yung kabutihan, yung kagandahan ng Diyos sa buhay natin kung wala tayo sa simbahan? Yung mga nasa simbahan na nga eh, nagkakamali pa eh. How much more kung wala ka sa simbahan ng Panginoon? Amen? You will never be able to behold the beauty of the Lord kung aalis tayo sa simbahan. Kaya nga magpasalamat tayo na nasa simbahan tayo, young people. Kayong mga nandyan sa iyong tahanan, you desire the house of God, to dwell in the house of God, kagaya ng isang desire ni David. Sabi niya, one thing have I desire of the Lord, that I will see, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Salamat sa Panginoon kung may desire ka na mamalagi, manahan sa tahanan ng Diyos. Hindi ka man full-time, maring hindi ka full-time, pero yung desire mo lagi sa simbahan, pag nawalay ka sa simbahan, miss mo na yung simbahan. Pag nag-vacation ka sa malayo, miss mo na yung simbahan. Ewan ko ba? Bakit mo kasi piniling mag-vacation? Yan, tuloy. Well, why? Bakit tayo nagkaroon ng ganong desire? Bakit? Kasi nakita natin yung kabutihan ng Diyos. Yung awa ng Diyos. Amen? At yung pagsunod sa ating buong buhay, ng kabutihan ng awa ng Diyos. God is a good God. Great God. Yung kabutihan ng Diyos ay dapat nating i-proclaim. We praise the Lord for His goodness. Sabi ni David sa Book of Psalms, papurihan natin ang Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. Amen? Balikan natin yung talata kanina. Psalms 107. Anong sabi ni David? Psalms 107, verse number 8. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His marvelous, wonderful works.
to the children of men. Kanino yung kabutihan ng Diyos? Kanino yung dakilang pagkilos ng Diyos? Kanino? Doon sa mga anak ng tao. Anak ng Diyos. Sa atin, mga kapatid, tayo yung recipient na umakinig. Kung recipient ka, tagatanggap ka ng goodness, ng mercy ng Diyos, kung recipient tayo nito, marapat lamang na pasalamatan natin ng Diyos. Amen? Marapat lamang na purihin natin ang Diyos sa ating buhay. Because our God is a good God, a great God. Not only that, He is merciful. Kaya nga sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Open your Bible, please. Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8, verse number 8. Are you there? Amen? In Hebrews chapter 8, verse number 8, ang sabi po ng Bible, "For finding fault with them, He saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Drop down to verse number 12. "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more." Salamat po sa Panginoon. How merciful God is. How merciful. Gaano kahabagin ang Diyos sa buhay natin. And the Bible says, "Their sins and their iniquities will I remember no more." Kailanman hindi naaalalahanin ng Diyos yung ating kasalanan. Salamat, magpasalamat tayo. Ngayon sa presenting pagkakataon na ito. Kung tayo naligtas, hindi na wala yung ating nature, sinful nature, nagkakasala tayo. Matatandaan natin. God forgave us. Amen? And ang sabi ng Bible, He will be merciful to the unrighteousness, the children of man, the house of Israel, and the house of Judah, maging po sa atin bilang mananampalataya. Meron ng new covenant. Maawain ng Diyos sa buhay natin. Kailanman hindi niya naaalalahanin. Ang tao, pag nagkasala ka, alalahanin yan, paulit-ulitin yan sa'yo. Naunawa natin, kahit pilit na natin kinakalimutan at pinapalimot sa atin ang Diyos, pero ang tao, patuloy at patuloy na ipapaalala, lalo na ang Diablo, patuloy at patuloy na ipapaalala ng Diablo yung kasalanan mo. At ang Panginoon, dahil sa awa ng Diyos sa atin, their sin, their iniquities will I remember no more. Salamat sa Panginoon. God sanctify the soul of the saints. I-sanctify you and me. Nilinis tayo ng Diyos at patuloy tayong nililinis ng Diyos. Amen? Amen! Sa kabila ng araw-araw, oras-oras tayo nagkakasala laban sa Diyos. At sabi ng Bible, because of His mercy, our sin, our iniquities, He will remember no more. Amen? Because our God is merciful. Kung naunawaan mo ang lesson na ito, naunawaan mo na mabuti ang Diyos sa'yo, at naunawaan mo na ang pasul mo ay ang Panginoon na hindi man kailan ikaw pagkukulangin at patuloy na i-provide lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid, at pinapaunawa sa atin kung gaano siya kabuti, gaano siya kamaawain sa buhay natin, magkakaroon tayo ng desire kagaya ni David na mamamalagi tayo sa tahanan po ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng desire na ipagamit yung ating buhay sa Panginoon. Amen? Dahil po, naunawaan natin na yung ating Diyos, yung ating Panginoon ay mabuting Diyos. Yung ating Panginoon
ay maawaing Diyos at kailanman hindi niya naaalalahanin ang ating kasalanan. Amen? Kaya nga araw-araw, panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong kasayahan. They are new every morning. Great is the faithfulness of God. Salamat sa katapatan, kadakilaan ng katapatan ng Diyos. Because He is merciful. He is good. Amen? Sabi ni David, surely, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Salamat sa kabutihan, katapatan ng Diyos. I hope ngayong naunawaan natin ito, mga kabataan, hindi na tayo maaakay ng sistema ng mundo kasi wala na tayong hahanapin pa. Hindi na natin kailangan hanapin yung kasiyahan sa mundo kasi prinovide na ng Panginoon, nilatag na yung lamesa sa harapan ng Diablo, sa harapan ng ating kaaway. Wala na tayong hahanapin pa. Nasa Panginoon na ang lahat. Amen? Wala sa Kanya ang lahat. Nasa Panginoon ang lahat. Amen? Kaya unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Huwag nating pagtunan ng pansin yung mga bagay pansanlibutan. Ngayon, lalo na face to face na. Kasama mo na naman yung mga barkada mo. Nagsasasayaw na naman kayo. Kasi project na naman sa eskwelahan at ayaw mong bumagsak. Alam nyo, nakakatawa yan. Oh? Oh? Nakakatawa yan. Pinaglalaruan kayo ng mga teacher nyo. Sige, mag-practice kayo doon para wala silang gagawin. Oh? Sounds familiar? Kayong mga naranasan nyo yan? Oh, pasayawin kayo ng pasayawin sa labas? Oh boy, nakakatawa yun. Pero ngayong anak ka ng Diyos, manindigan ka. Huwag ka na magkukutiks. Lalaki ka eh. Tanggalin mo na yan. Huwag ka nang sasayaw. Manindigan ka. Sabi mo, Baptist ka. Buti pa yung mga ano eh, mga juniors, mga Sunday schooler, nag-aaral. Pinapasayaw sa school, ayaw talaga sumayaw. Kasi may paninindigan. Ha? Sila Ayuki Kawasaki, sila Yuhan. Si Yuhan, unti lang. Napakembot lang, pero naalala niya, ay Baptist pala ako. Ha? Napakembot, unti lang. Si Lucas, si Madoy, unti lang rin. Napakembot lang rin, kasi kahit dito naman, nakembot siya eh. Pero naalala nila, ay, standard. Mga bata, alam nila yung standard. Eh, huwag na tayong mananangan at huwag natin hanapin ang kasiyahan ng mundo. Nandito sa Panginoon ang kasiyahan. Amen? Nasa gawain ng Panginoon. Nilatag na ng Panginoon yung lamesa. Wala ka nang hahanapin pa. Kanino niya nilatag? Sa harapan mo. Sa harapan ng kaaway mo. Sa harapan ng Diablo. O, Satanas! Ang aking anak, pinrovide ko na ang pangangailangan niya. Wala na siyang hahanapin pa. Mananatili yan dito. Paano pag dumating sa iyo kagaya sa buhay ni Job? Sabi na yung Diablo, kaya ka lang naman pinupuri niyan kasi binibigay mo lahat. Paano kung ganyan ang gagawin? Sabi ng Panginoon, alam mo ba yung anak ko na si Eddie? Subukan mo yun. Pagkakalulo ko nun. No. Subukan mo. Lala mo ba yung anak ko si Troy? Subukan mo yun. Hindi sasayaw yun. Kilala mo ba yung anak kong si Margaret? Sabi ng Panginoon. Hindi sumasagot sa magulang yun. Sabi ng Diablo, kaya ka lang naman sinusunod yan kasi pinagpapala mo. Tanggalin mo yung pagpapala dyan. Susundin ka pa kaya yan? Ano sabi ni Job? Naked came I out of my mother's womb and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. You know why? Because our God is a great God. His goodness, His mercy shall follow me
shall follow you all the days of our life. Amen? Amen. Salamat, young people, na meron tayong instruction sa salita ng Diyos na nagpapakilala sa atin ng ating Diyos. Pag nakilala natin ang ating Diyos ng lubusan, hindi natin basta-basta iiwanan ng simbahan. Hindi natin basta-basta iiwanan ng ministry. Bakit? Kilala natin ang ating Diyos. Ngayong napalayo ka ngayon sa Panginoon, ngayon mo masasabi yan kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, namimiss mo na yung Panginoon, namimiss mo na yung gawain ngayong napalayo ka. Pero kung di mo maramdaman yan, there's something wrong. Kaya pasalamatan natin, mga kapatid, salamat na meron tayong Diyos. Amen? Pag nakilala mo yung Diyos na mabuti, hindi ka na aayon, hindi ka na sasabay sa kasalanan ng mundo, sa mga pang-akit ng mundo. Natandaan po natin yan. Bakit? Kilala natin yung ating Diyos na mabuting Diyos at maawain na Diyos. Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral sa gabi nito. But I hope and pray na maliwanag yung ating pinag-aralan. Our God is good. Amen? He is great. And He is merciful. His mercy endureth to all generations, the Bible says. And it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Bakit? Hindi tayo, mga kapatid, young people, malamon ng sistema ng mundo? Because of God's mercies. Marami. Marami po ang mercy ng Diyos. Hindi naubusan ng mercy ang Diyos. Salamat sa Panginoon. I hope na unawaan natin yan. Kilala natin yung ating Diyos. Dalawa na lang sa mga susunod. I hope and pray. Pagtapos ng Setyembre ay tapos na po yung pag-aaral natin. Pero hindi lamang matapos doon, bagkos meron tayong napulot. Meron tayong natutunan. At nakilala natin yung ating Diyos. Oh. Dalawa na lang. Our God is a gracious God and our God is love. God is love. And dalawa na yan. Sa mga natitirang Fridays ng September, yan po yung ating tatalakayin. At tapos na tayo sa ating series of lesson all about knowing your God. At the month of October, mga kapatid, sa season 2 ng ating programa, doon na tayo, dadako na tayo, series of lesson all about following our Lord Jesus Christ. Paano naman tayo susunod? Gaano kasaya sumunod sa Panginoon? Bakit kinakailangan nating sumunod sa Panginoon? Sino yung mga taong sumunod sa Panginoon? Yan yung pag-aaralan po natin sa buwan ng Oktobre, sa season 2 ng ating programa. I hope aabangan niyo po yan. Kayo po mga nandyan sa Facebook Live. I hope pinagpala tayo sa gabi na ito. Meron tayong natutunan sa gabi na ito. I hope na meron tayong babaunin. I hope na mas lalong na-develop yung ating pag-ibig, pagmamahal sa ating Diyos. At mas lalo tayo nagkakaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon. Dati bali, wala to sa atin. Echapuera to sa atin. Tama? Young people, juniors, echapuera to. Bali, wala. Diba? Chupi-chupi yan. Diba? Binabaliwala natin yung gawain ng Panginoon, yung salita ng Diyos, binabaliwala natin. Bakit? Hindi natin kilala ang Diyos. Ignorante tayo sa Diyos. Kung bakit merong mga kabataan na walang kaamor-amor, walang desire, walang kagustuhan sa gawain ng Panginoon kasi ignorante pa sila. They need to know God. And tayong nakakakilala na sa Diyos, tayo ang gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Amen? Amen. I hope so. I hope na meron tayong natutunan sa gabi na ito. At babaon-baunin natin, baon-baon natin sa atin pong pamumuhay. At maglilingkod tayo sa atin pong Panginoon. Salamat po sa lahat ng nag-tune in. Alright. Bago tayo magtapos, sabi po ng ating pastor, Pastor Rick Belmonte. Amen. Keep in mind the instruction of God, young people, and be blessed. Amen. Sabi po ng ating pastor, keep in mind, ilagay, panatiliin sa ating isipan yung instruction ng Diyos
and be blessed. Bakit? Pag hindi natin pinanatilihan dyan, ano yung ilalagay ng mundo? Instruction ng mundo. Kasalanan. Bakit? Walang instruction ng Diyos na nanatili. Pero pag may nananatiling instruction sa ating isipan, kagaya ng sabi ng ating pastor, mapaglalabanan natin. Pag may narinig tayong instruction mula sa mundo, kakounter na natin. Nope, hindi yan. Di tama yan. Hop, hop. Chupi-chupi. Bakit? Meron tayong napanatili sa ating isipan. Thank you, Pastor. Thank you for the reminder. Salamat po. At sa lahat na nandyan sa Facebook Live, thank you for tuning in. At patuloy tayong mag-tune in at mag-invite ng mga kabataan na kikilala sa atin pong Panginoon. Thank you for tuning in. Brother Josiah, nandyan po siya. Of course, Pastor Rick, Ma'am Tang. Amen. Thank you for joining us this evening. Sir Nori. Lalaki po ba si Sir Nori ba? Nori Tragura. Babae. Ma'am Nori pala. Asawa ni Sir Chris Gamba. Amen. Ma'am Nori, blessed evening po. Thank you for tuning in. At kay Sir Louis Angelo Garilao. Amen. Nanay Teresita. Amen. Thank you for tuning in. Good evening po. Brother Juval. Amen. Thank you for tuning in, Juval. Tuloy-tuloy lang. And si Ma'am May. Amen. Thank you for tuning in, Ma'am May. At sa kanyang mga na-invite dyan. Tuloy-tuloy lang po sa pagtutok sa ating programa at makilala natin ang ating Diyos. Sa mga na-invite dyan ni Sister Leggy. Thank you for tuning in. Stay tuned in po. Maging sa na-invite ni Sir Richie. Stay tuned in. Ate Jap, blessed evening, Ate Jap. Nahilo ko doon ah. Profile ni Ate Jap. Abaliktad si Ate Jap. Amen. Nandito po si Farah. Hindi po siya nag-cutting classes. Si Ma'am Rufa May Domingo. Amen. Thank you for tuning in. Ma'am Rufa May Domingo. Brother Yasin. The Lonely Boy. Thank you for tuning in. Kita ko siya. Amen. And si Kuya Evan. Happy birthday Kuya Evan. Salamat sa handa na mapaparating pa lang. Evan, happy birthday sa'yo. Amen. Si Brother JD. Makalintal. Sino JD? JD Makalintal the second. Amen. Thank you for tuning in. Blessed evening. Sa lahat po ng Diyos sa Facebook Live, hindi ko man kayo na-mention. Maring meron kayong kasama dyan. Hindi ko na kayo na-mention. Gusto rin yung ating time. Pero salamat na nakasama namin. I hope pinagpala kayo sa salita ng Diyos, may maitatak sa ating isipan, kagaya ng reminder ng ating pastor. Ilagay natin, i-keep natin, panatili natin sa ating isipan yung instruction ng salita ng Diyos para hindi makapasok yung instruction ng mundo. Amen? Amen! Amen. At patuloy tayong tumutok sa ating mga programa, sa araw-araw na programa, sa ating programa, araw-araw, sa umaga, nakita success. The key for your growth from the Word of God. Sumubaybay po tayo dyan at matuto lumago sa salita ng Diyos. Maging sa programa po pangkabataan, Staying Alive, kahapon, kagabi, nag-join kami sa Google Meet. Para sa inyo, sunod sisendan ko kayo ng link ng Google Meet. Napagkamalan pa nga si Tutoy na taga-Paniki. Di ba, Toy? Pero hindi. Sir Maki, hindi siya taga-Paniki. Kumakain siya ng paniki, pero hindi siya taga-paniki. Nag-join kami dyan kagabi. Staying Alive, mag-tune in po tayo dyan. And the preparation, mamaya po at 8:30, the preparation. Tumutok po tayo kay mga handa na mag-asawa, mag-aasawa na. At sabi nga ni Mame, yung mga asawang-asawa na dyan. Yan, tumutok po kayo dyan sa programa po natin, the preparation. Amen! Amen! Si Brother Brian Baluyot is watching. Amen. Bri, yung mga classmate mo, nakita ko sa post mo, invite mo sila sa church. Maganda yan na makakapakinig din sila ng instruction. Salamat! Kayo mga naririto, salamat sa inyong presensya. Sa susunod, we are praying. Of course, bumalik na yung ating oras sa gabi dahil kulang tayo sa oras sa alas 4 at saka nasa eskwela pa yung iba, yung karamihan. But bless God. Ngayong gabi, mas marami tayong oras at mas marami tayong kasama. Sa mga estudyante na pinilit humabol, bagaman napilitan nga lang talaga kayo, pero pinilit yung humabol sa programa. Kaya sinadya niya talaga. Sinadya. Talaga ba? Amen. Sana tuloy-tuloy na yan. No?
yung mercy ng Diyos, tingnan lang natin yung kabutihan ng Diyos. Panghawakan natin yan. At tuloy-tuloy na tayo sa ating programa. Tuloy-tuloy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos ng instruction. Amen? And I am looking forward muli kung makita si Troy na umaawit dito sa harapan, nagpapaawit sa atin dito, nagpapatotoo, pati si Tutoy, hindi ako tutulugan. So I'm praying, I'm looking forward for that. Kaya nga tayo meron ganitong programa eh. Oh, kaya meron tayong ganitong programa. We are praying. At itong mga to, mga juniors, nalalaki sila, na nakikita pa rin natin sila dito, nagpapatotoo, umaawit sa Panginoon. Amen? Amen. Maraming salamat po lahat. Tayo tumayo, tayo magwakas sa panalangin at tapos na po tayo sa gabi na ito. So, sana please, and let's bow our head, close our eyes for prayer. Tayo manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita. Thank you, O God, that we understood this evening. We have a great God, merciful God. Salamat po sa inyong goodness sa aming buhay. Salamat po sa inyong awa habag sa aming buhay, Panginoon. Salamat. Thank you, O God. Help us to know you more, to love you more, and to serve you more. It's like the desire of King David, desire to dwell in the house of the Lord all the days of his life. Salamat po. Tulungan niyo po kami bilang kabataan na hindi po kami lalamunin ang sistema ng mundo na ito. Help us, O God, to keep in mind, in our mind, the instruction from your word. Salamat po. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat po ng aming sala at pagkukulang po sa inyo. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo at paglinis po ng aming mga kasalanan. Holy Spirit, O God, please continue to empower us and to guide us. Ibinabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kalawalatian at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan at ingatan niyo po ang mga uuwi sa kanilang tahanan. Gabayan niyo po at makarating ng safe and sound sa araw ng bukas. Gamitin niyo po kami sa inyo pong ubasan sa pag-aakay ng kaluluwa upang sa araw ng Linggo aming pong mahit ang aming pong goal, O God, sa aming simbahan. Pangunahan niyo po ang aming pastor. Bigyan niyo po siya ng wisdom, ng kalakasan, ang kanya pong sambahayanan at ang simbahan ng mga manggagawa, Panginoon. Patuloy niyo pong proteksyonan, pakaingatan at i-provide niyo po ang lahat ng pangangailangan. Inabalik po namin, Ama, lahat po ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, young people. God bless you all. Have a blessed and peaceful night. And we love you all.